sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang intensyon ng ating mga music ministry ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Patuloy din natin pinagdarasal ang lahat ng may sakit, lalo na nagpo-positibo sa COVID-19, at ang lahat ng pumanaw dahil sa coronavirus. Patuloy din natin pinagdarasal ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel, at ang inyo pong mga natatanging intensyon na inyo pong ipinadala dito sa simbahan ng Quiapo. At patuloy din natin pinagdarasal ang ating mga kapatid ng mga overseas Filipino workers. Mga minamahal ko mga kapatid, nahayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala, o sa kasalukuyan, o sa ibang tao, o sa mga hula, o sa kasikatan? Manalangin tayo, gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinapahalagahang buhay. Upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Hasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ating kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan.
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kain. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga iloobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na naging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay at katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi mahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng nananampalataya na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaan, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at
maiyurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang iyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ngayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig nating sinabi ni Jesus na mapalad ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga tumatangis, at ang mga kinapupuutan. Minsan, napapaisip ako at napatatanong ako sa aking sarili, paano tayo maging mapalad kung tayo ay nagugutom, kung tayo ay inaalipusta, kung tayo ay nahihirapan. Kung minsan tinitingnan natin na mas mapalad pa yung mga magnanakaw na hanggang ngayon patuloy pang nagpakakasasa sa kayamanan na hindi nila pinaghihirapan. Sa konteksto ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, nais bigyan diin ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas at temporaryo lamang. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan, ang posisyon, ang kagandahan, at ang ating mga pag-aari ay temporaryo lamang. Ang mga bagay na ito ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay natin dito sa lupa ay may katumbas na pagpapala pagdating natin sa kaharian ng ating Ama sa langit. Ang kayamanan, posisyon, pagkabusog ay temporaryo lamang. Pero kadalasan, naging dahilan ito
para ang mga tao mas lalong maghangad ng sobra-sobra. Ang nangyayari, mas lalo pa nilang minahal ang makamundong bagay, mas lalo pa silang naghangad ng salapi ng kayamanan at posisyon. Mas lalo silang naging matakaw at mas lalong naging sakim sa buhay. At lahat ay gagawin nila lahat kahit natapak-tapakan ang dignidad ng ibang tao para makuha lang nila ang kanilang gusto. Makasarili at sakim. Nagbabakahirap tayo upang magpayaman. Pero balang araw, pag tayo'y kinuha ng ating Panginoon, hindi natin madadala sa ating hukay ang ating mga pinaghirapan. Ang taling madadala lang natin sa kabilang buhay ay ang ating kaluluwa. Kung ang buhay natin dito sa mundo ay mas ginawa nating makabuluhan, kapaki-pakinabang, mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay ng tama, siguradong ibibigay ng Diyos ang ating mga pagkukulang at ang ating mga pangangailangan. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, sinabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga ginugutom, mga tumatangis at inaalamura at kinapuputan. Dahil wala silang ibang kinakapitan at wala silang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na hindi lumilipas, at ang ating Panginoong Diyos na patuloy na maaasahan na magpupuno ng ating pangangailangan at ng ating mga kawalan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin o Diyos amang mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga apostol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalo lang lunayaong mga para sa lubos na may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19,
Makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi sa amin si Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Hesukristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin nang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong
ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagkiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanaganan. Kawal mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Ang pari at ang mga liminister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagkadikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapalad ang umiibig sa buhay na Aba. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang nabis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Sa'ko'y di dapat, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumangkap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumangkap. Sa salita mo ay gagaling na ako. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna kayo sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin din po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mm.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kalob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanoy kayo narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilawalhati na diyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan, ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siya rin aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon naman ang pagbabasbas ng Pungisos na Sareno. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na Pungisos na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako na noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na. Magsiupo muna po ang lahat at sundin po natin ang ating mga labura para sa madisiplinang paglabas ng ating simbahan. Maaari na pong tumayo at lumabas ng ating simbahan ang lahat ng mga nakaupo sa unang grupo.